Happy Fiesta sa ating lahat at ito po ang kauna-unahan po nating kwentong katekista session. Ito po ay tungkol sa ating mga katekistang Pinoy. Ang kauna-unahang pag-aaral po na ginawa po ng National Catechetical Study noong 2016. Ako po si Yayet mula sa University of Santo Tomas, Research Center for Social Sciences and Education at Faculty of Arts and Letters. At kasama ko po ngayon si Ma'am Ses. Ma'am Ses! Magandang umaga po at maligayang piyesta sa ating lahat sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at sa piyesta ng pananampalataya para sa araw na ito. Ako po, oh, Ma'am Ses, anong nararamdaman mo ngayon? Alahadya. Yes, punong-puno po yung puso ko ng saya, galak. Di ko kayang maipaliwanag. Adok, kulang ang salita. Oo nga, first time natin to, no, in celebration of our 500 years of Christianity. Talagang napakaraming biyaya na binigay sa atin. No? Ngayon po, ito po isang conference, kaya habang bago nating bigyan at simulan yung ating pag-sharing, gusto ko po muna na i-update ang lahat, no, kung ano ba yung mga nakita natin na mga research findings ng ating studying the Filipino Catechists, no. Alam niyo po, ang kauna-unahan po talaga ng research findings po natin, sana papakita ng ating mga kasamahan, no, yung ating a little bit of presentation about the studying the catechetical catechists, right? Oo. Natin, yes. Is that unang-una what we found out really is that we are actually having a catechetical ministry that is aging, no? We found out na medyo matatanda na po yung mga kasama po natin, mga babae, but that is not a negative thing outrightly because they are really women empowered in the Catholic Church, no? So this time, makikita po natin na talagang ang ating pong pag-aaral sa Filipino Catechism 2016 has been a census, no? And so, ang nakita po natin dito is that yung mga katekista, yung una natin tiningnan, and then, limang dimension po ito. At napatunayan po natin, at mamaya pakwento tayo kay Bishop Bobet, na buhay ang ating catechetical ministry all over the country. And it is driven by those faith-driven, mga katekistang lingkod, Ma'am Ses, di ba? Mga frontliners. Yes, ang lingkod ng pananampalataya sa kanilang paglilingkod, nandun ang nag-aalab na pananampalataya. Tama. Opo. Ito po yung mga findings po namin. So, lahat po sila ay nakapag-undergan po ng training, some kind of a training. And then, syempre, sila po ay mga volunteers. Overwhelmingly, maraming volunteers po sa ating mga katekista, which is something that is a beautiful discovery about this ministry. Next. Nakita rin po natin na children catechesis po ang mostly quality of catechesis na binibigay sa buong bansa, sa public schools, at ilan po ay nasa parokya. And the topic that's covered is about fundamentals of faith and consacraments. Storytelling po, katulad ng kwento, ang pinakamagandang ano po natin. And Ma'am Ses, ano nga ba? Sila ba'y masaya, satisfied, at committed? Hindi po sila masaya. Sila ay masayang masaya. Yan po ang saya. Kailangan doon tayo sa pinakabatas, masayang masaya. Dala na pananampalataya. Ito yung problema doon sa research natin, no? Tinanong natin sila, are you happy? Are you very happy? Talagang majority sa kanila, very happy as a catechist and highly committed. So ano po yung mga insights po namin tungkol dito? Ang insights po namin ay una, we really hope that we will have to go beyond children catechesis and introduce other forms of catechesis like family catechesis, community-based catechesis, adult catechesis, maybe digital catechesis, no? We would wish that we will involve more males and youth in the catechetical ministry. And tungkol naman po sa ating mga issues ng well-being, Ma'am Ses, di ba? So kailangan natin ng pag-alaga sa kanila. Ba't sila alagaan, Ma'am Ses? Kailangan nila ng alaga kasi sila din ay tao, may pangangailangan at may mga pamilyang kailangan pakainin at meron silang mga kailangan tugunan na personal at social na pangangailangan dahil tao din po sila, kumakain. Yeah. Oo. So ito po yung mga issue na nakita namin sa formation, security and sustainability ng ating catechetical ministry. But over and above all these things, we are so pleased and let us introduce our
beautiful guest now in our sharing for this morning about the Filipino Catechist. So, Ma'am Ce, simulan mo na. Yes, simulan po natin kay Ma'am Bishop Bobet Malyari ng Diocese of San Jose Nueva Ecija. Ang ating eche-chair. Ang ating eche-chair, Bishop Bobet. Magandang umaga po. Bishop, good morning po, Bishop. Nadyan na siya. Oo, pagkatapos ng misa. Bishop, unmute po ng konti. Opo. At salamat po kay Dr. sa kanilang paninimulang segment ba ito? O opo, paninimulang segment lang po ito. Yes. Opo. So gusto ko pong yayain po lahat, makipiesta po kayo talaga sa amin at makibahagi sa lahat po ng gagawin natin kayo. Bishop, kung nasa Diocese of San Jose lang tayo, sarami ng gulay dyan at mga bula-bulaklak na nakakain at mga prutas, I'm sure kung dyan natin siya ginawa, anako, overwhelming po ang pakakain nyo sa amin. Tama po ba? Oo nga. Ngayon, kung virtual na pagkain. Oo nga po. Okay. So ngayon din is isang karangalan na aking ipakilala ang isang tao na talagang sumuporta sa ating research na National Catechetical Study mula po sa University of Santo Tomas, ang aming pong director ng Research Center for Social Sciences and Education. Bilang panimula sa ating segment na ito, let's welcome Dr. Belinda De Castro. Ma'am, good morning! Yes, good morning! Good morning to everyone! Opo. Well, ma'am, on live po tayo at the whole country. Yeah. Good morning to everyone. How I wish this is we can see each other physically. Oo, no? No, nasa UST tayo katulad ng dati. Opo. Or nasa Nueva Ecija tayo kay Bishop. Magandang umaga po. How yeah. I wish that we could do. Salamat po, Doc Bell. Si Doc Bell, mamaya magkwekwento yan tungkol sa ating research and then also yung sa kanyang story ng pagiging katikista at kanyang surviving experience in these pandemic times. Okay, Ma'am Ces, another guest. Yes, no? Isa na namang magbabahagi. No, isang katikista talaga na nandun nagsisilbi no, mula sa Archdiocese of Cagayan de Oro, German Calacat Jr. German. Hello po, magandang araw German. Po sa ating lahat. At ako po si German from Cagayan de Oro City, full-time catechist. Naku, German, kumusta na kayo dyan, yung mga katikista natin dyan sa CDO? Sa ngayon po, Doc, ay meron po kaming ginagawa na Life and Profile of a Catechist webinar series and celebration of the National Catechetical Month 2021 at it is an overwhelming experience kasi Zoom po kami at more than 100 catechists po ang active na sumusubaybay sa aming webinar at isa na din po si Ma'am Cecil Balahadia ang aming speaker po nung nakaraang webinar. Wow, oo. Ibig sabihin pala, Ma'am Cecil, na-meet niyo po yung mga katikista ng yes, CDO. Po. How was the experience? Doc, tsaka nakakatuwa sa kanila do kasi ang tawag nila sa kanilang mga sarili ay hilarista. Hilaritas po, Doc. Hilaritas, hindi ko tayo. Hilaritas, ibig sabihin ay cheerful evangelizer. Ano, mga katikista na cheerful evangelizer. Hilaritas, nakakatuwa. Yes, yeah, okay. Oh, Doc, Ma'am Ces, may isa pa tayong guest ang ating kuya. Meron pa, meron pa. Napakalaga magbabahagi din sa atin ay si Charles Espiritu mula din naman sa Luzon Archdiocese of San Fernando. Asan na, Charles? Kuya Charles! Hello, Maya Payabak po from the Archdiocese of San Fernando. Yeah, among Bobet, si Claude Kupu, Doc Yayet, Ma'am Cecil, at mga kapwa katikista.
masayang araw po ng kapistahan ng ating patron si San Lorenzo Ruiz. Opo. Kuya Charles, no, you are with us since day first, no? yung ating journey, no? And yes. So, kumusta ba? Ano ba ang epekto ng NCS sa ano po sa inyo po sa archdiocese, sa mga katekista ng ating Pampanga? Yun nga, no, isa sa mga findings sa ating NCS 2018 ay aging catechists. Kaya ang hamon ko at kinausap ko ang aming director that we have to tie up with the youth ministry so that ang mga kabataan sa youth ministry magiging apostolate din nila ang pagtuturo, pagbabahagi ng catechesis. And then, of course, we treasure this catechist na kahit senior citizens na, of course, they are seasoned catechists kasi mga retired teachers, retired professionals, and they are very committed. Kaya ang ginawa namin, meron silang ongoing formation and retooling sa pamamagitan ng mga courses offered sa aming catechetical center. Wow. Wow, galing naman. I meant to ask Doc Bell sana, no, kasi kwento ko lang, no. Alam nyo, nung unang nagkaroon tayo ng ano ng NCS, no. I was the director then. And then afternoon, tinanggap po natin yung NCS with Bishop, with Mother Jess, with Monsignor Jerry. And then afternoon, syempre, ang bago ng center, social sciences and education na. And so sabi ko, Doc Bell, meron po tayong project pa. And only to find out na may kwentong katikisa rin pala si Doc Bell, right? Doc Bell, pwede niyo po bang pakwento? Yes. Hindi kaya, kung katikisa rin yata siya, right? Yes, Doc Bell. Yes, bago ko sagutin sana yung tanong at bago ako magkwento, pwede bang magpasalamat muna ako sa mga tao behind this project? And I would really like to cite muna what you were really able to do with this project for the last 5 years. So I would like to thank the people behind na who really trusted RCSED group for this project. Of course, Bishop Malyari, Sister Jess, all of the CBCP Eche bishops, our two rectors, no, Reverend Father Dagohoy and Reverend Father Richard Ong, Dr. Maribel Nonato, and Father Pablo Chong for making the project flourish for the last 5 years. No, this was actually, as what you were saying, the first project which welcomed me when I came back to UST in 2017. And I told the group back then that when the project was first presented to me, the topic is very close to my heart, as what you were saying. Kasi katikis din ako during my high school days. That was way back then, so many years ago. So, it really touched my heart during that time. Yeah. Kasi naalala ko yung memories ko when we were going to the public schools, we were just walking, going there. Mm-hmm. Ang saya kahit pagod, kahit walang pagkain. Yeah. And we also have, that's every Friday afternoon, to teach the public school children of catechism. And then meron din kaming Sunday oratory with the children sa community, na tama yung sinasabi nyo na hindi lang natin sila tinutulungan ng true catechism, pero kaugnay na yung buhay natin sa kanila. Pag may mga pangangailangan sila, hindi tayo nakakatiis na hindi maghanap ng ways by which we could really help them. And I am glad that I was still able, kahit na yon na hindi na ako pwedeng or wala na akong time to be the catechist, no? I'm still able to be a part of the project by just being a supporter, trying to make things needed easy in the project, no?
possible, yeah, and making sure that the output of this project is disseminated. Para nga akong fan na waiting at the side, no, for the output of this project, because you were really able to come up with so many webinars, the trainings, and everything. Okay, so thank you so much for that, Sir Yaya. Maraming salamat po. And Ma'am the group says, also. Ma'am, yes, says, siguro magandang maringgan si Bishop Bobet, no? Ano kaya yung pakiramdam ni Bishop? Di ba, Ma'am says? Ikaw na magtanong. Yes. Ano po kaya ang pakiramdam ni Bishop na umabot na po tayo sa puntong ganito? Opo. From 2015, medyo payat pa po ako noon. 16. Sumisiksik at lumiliglig na ganito na po ang ating NCS. Ang nangyayari po ngayon. Umabot po tayo sa puntong ganito. Bishop? Unang-una yung talagang masayang-masaya ito, at namamangha. Kasi nga yung nasa gitna tayo ng pandemya and nagulat na lang talaga tayo sa madaming naging bunga. Kasi nataon pa naman yung pandemya dun sa uling bahagi na ng NCS tama po. 2021, kinatapos yung mga pagbisita sa mga and important part of the research. Ito pa naman yung ano yung talagang tinitignan na mahalagang mahalaga ni Dr. Yayet, no, yung mga interventions. Apa. Because these are the concrete things that we can offer to our catechists para sa ganun nga yung mapalago palalo ang catechetical ministry at makatulong talaga tayo sa mga katikista natin who are very committed and who are ready really to give themselves for this ministry. And yet, yung we understand na merong milagro na nangyari. No? There is a miracle that happened. You know, the Spirit is really at work. There is fire in the air. Ganon yung mga among our catechists and among those who are working with the NCS 2016 and 2021. Nako, maraming salamat po, no. Nandito na tayo sa last segment ng first session natin and ang lahat po ng mga kasama natin ay bibigyan natin ng pagkakataon na magpasalamat, magbigay pugay sa mga katekista po natin. Ito pong segment na ito is studying Filipino catechist. So, umpisa na po natin kay German. German, kausapin mo ang kapwa katekista mo at sama-sama tayo magdiwang at magpasalamat sa kanila. Go! Ayan, hello po to my co-catechist around the Philippines at to my co-catechist here in the 70 parishes of our Archdiocese of Cagayan de Oro. At masaya po ako na ako ay naging bahagi ng itong piyesa ng pananampalataya, lalo na rin sa National Catechetical Study 2021. Since I was tasked na maging surveyor at interviewer last year po when Doc Yayet with the team visited the Kabustang, the Cagayan, Butuan, Surigao, Tandag, and Malaybalay dioceses. Wow. To discuss the big project of the Catechetical Ministry in the Philippines. At upon conducting the survey, since ito po ay during pandemic, it is very challenging for us at hindi kami pinayagan na mag-gather. Kaya what we did is nagbahay-bahay po kaming pumunta sa mga katikista upang makandak po ang survey natin. At with that, makikita natin na buhay talaga ang perseverance, dedication ng mga katikista kahit medyo senior na o kaya adult na. Kaya kaming mga kabataan na katikista ay patuloy na nagsisilbi sa simbahan, lalo nang in this pandemic, kaya gumagawa po kami ng online catechesis para po dito sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Maraming salamat, German. Opo. Okay, Ses, introduce me sa mga katekisang mananaliksik, si German, at saka sa ang susunod po natin ay si Sir Charlie Espirito from Archdiocese of San Fernando. Ano naman po ang maibabahagi niyo at mga pananalitang pwede po ibigay
sa atin. Masasalamat. Masasalamat. Sa mga kapwa katekista, hindi lang sa Archdiocese ng San Fernando, pero sa lahat ng katekista sa buong Pilipinas, naging bahagi po tayo ng mga study na pinagawa ng CBCP Ecce, NCS 2018 and 2021. At nakita po natin sa huling study, personally kami po sa Archdiocese of San Fernando, parang na-focus kami sa pagbibigay ng katekesis sa mga bata. Kulang ang katekesis sa mga youth and the adults. That's why we came up with a plan to have a catechesis called From Womb to Tomb. Para bang nagbubuntis pa lang ang isang nanay, nabibigyan na siya ng catechesis on how to take care of that life in the womb hanggang doon sa huling buhay ng tao, wherein kasama sa catechesis yung mga caregivers niya on how to take care of that life till the last breath of that person. And then, nasubok po tayo ng pandemya. Pero sabi nga namin, dito sa Pampanga, we are so inspired with the letter of St. Paul, nobody can separate us from the love of God. Kahit ang pandemyang yan, dapat ipagpatuloy natin ang ating misyon bilang mga katekista. Kaya nag-isip po kami ng paraan, how can we continue with our noble mission as catechists? At ang una po naming binigyan ng pansin ay ang paggawa ng family catechesis. Wow. Para maibigay ito sa bawat vicariate, ang mga vicariate coordinators ay ibibigay sa mga parish coordinators at ang mga parish coordinators ipamimigay sa mga katekista at ibabahagi sa mga pamilya, nang sa ganon, ang mga magulang kasama ang anak ay nag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. At ang amin pong Catechetical Center and Lay Formation Institute ay hindi po huminto sa pagtuturo. Bawal po ang face-to-face class, pero nakaisip po kami ng paraan and we called it AlfCC on Air. Nakipag-tie-up po kami sa aming Archdiocesan radio station at nagbibigay kami ng ongoing formation sa mga catechists and lay leaders sa dalawang paraan. Meron po kaming isang programang Kwentuhang Katoliko. Wow. At yun namang Sabado, meron pong klase para sa mga katekista at lay leaders. Yeah. So, nobody can stop us from doing our noble mission. Kahit pandemya pa po, kahit ano pa yan, dapat ipagpatuloy po natin ang ating misyon bilang katekista. Wow! Parang Ma'am Ces, nakaka-empower pala yung mga exciting sharing natin with them that they actually listen to the research insights and then turn it into beautiful projects. Kaya natito si Doc Bell para magpasalamat na sa lahat-lahat ng sumuporta sa atin. Doc Bell, alam nyo, napakadami po nila. Libo-libo tong katekista na never... No. Wala silang no kapag ka nasa area po kami. Sa ngalan po ng UST Doc Bell, let's thank everyone. Yes. Napaka ganda ng naging realizations ng mga tatikis based on the data and the insights that the group was able to share. Naniniwala ako na this seed is already planted in their hearts. And maganda po na gagawa natin ngayon na hindi lamang sa mga bata. Katulad noon, sabi ko nga, sa mga bata lang kami. But this time, you would like to involve the family. Yeah. And you really do not know when, especially during this pandemic, no? Faith is being really challenged, no? Mapibay pa ba ang paniniwala natin sa Diyos despite all of these effects of the pandemic. Mm-hmm. And that happened to me. And
nagpapasalamat ako sa mga catechists na kahit walang bayad o walang kinikita diyan, 'di ba? Voluntary yan. Pero nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang gawain. And that is really a noble way of offering ourselves to God. And I just hope that this seed of faith, hope, and love na tinatanim natin sa ating mga nakakausap, sa those who are being catechized, will really grow and ensure and be sustainable even in the face of this pandemic. Thank you very much, Catechist. Wow, Ma'am Cez, Yes po, overwhelming po ang mga pagbabahagi at pagbibigay nila sa kanilang mga karanasan bilang katekista. So anong next natin ngayon, Doc Yayat? Well, of course, papakinggan na natin ang general thank you. Although makakasama pa natin si Bishop mamaya, no? Yung mensahe sa umaga ni Bishop Bobet, mamaya mensahe sa hapon, right? Oh. Yeah. Bishop Bobet, this is an opening. Let's welcome all our catechists sa ating piyesta. And you were with us from day one until today. It has been a beautiful research journey. Opo, Bishop Bobet. Salamat po sa lahat po ng nakikisa ngayon, mga kapatid nating katekista sa buong Pilipinas. At alam po, ang ating pong unang santo, si San Lorenzo Ruiz, na unang katekista na santo, ay bibigyan tayo ng inspirasyon. Sabi nga ni San Lorenzo Ruiz, isang libong buhay man ang ibibigay sa akin ng Panginoon, lahat ay iaalay ko sa Panginoon. At alam ko, ito din ang disposition ng ating mga katekista, and we hope it will continue to be a fire always in the hearts of our catechists, no? Na talagang lubusang pinagkakalobang sarili sa lahat ng panahon, kahit ngayong panahon ng pandemya. So, happy piyesta po. Sana itong maghapong ito ay magbigay ng marami pong bunga, no, sa catechetical ministry sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Bishop Bobet. Nako, umpisa pa lang to, Ma'am Cez. Ano ang iyong na-pick up sa ating sharing, okay, ng ating mga guests? Umiinit na ang mga kwentong katekista, unang-una ng ating mga katekista sa kabila ng pandemya, ang pananampalataya ay hindi natitigilan. Lalong lumalagablab na pagmamahal. Okay. Tignan natin sa mga kwento ni Ma'am Bel, ni Germ, ni Sir Charlie, at ito'y marami pa tayong aabangan para sa natin. Yun nga, kala nila patapos na agad tayo, pero yes, umpisa po, pa lang po. Ang dami nating guests representing the north until the south, and I think it's all because we really want a beautiful representation and inclusivity ng understanding catechetical ministry, no? Yung talagang sinasabi sa atin na nasaan ba ang simbahan, no? Lalo na yung simbahan sa peripheries, yun palagi yung nararamdaman namin sa mga katekista, no? Na sa gitna ng ginagawa nating online dito, may mga kasama tayo na wala silang access sa online platforms, at gumagawa pa rin tayo ng paraan para ma-share ito. Kaya nga nasa FB live tayo at lalagay natin sa YouTube para mabalik-balikan itong pagtalakay natin tungkol sa buhay ng catechetical ministry, para kung sakaling may formation, kung sakaling may gusto kayo i-convince na magkakatikisa sila, eh meron tayong basihan tulad nito. Meron tong perpetuity. Meron tayong maiiwan after this legacy, right? Oo. Yes. So, pag ako tinatanong, ano ang natutunan mo sa National Catechetical Study, sabi ko, isang konsepto lang, may ibang kahulugan na sa akin pag narinig ko ang salitang katekista. Kaya pag nakakakita ako ng simbahan, ang una kong hinahanap, nasa kaya ang mga katekista? Kasi mga katekista, wala naman sa front, hindi naman sila nasa unahan, sila'y nasa likod sila,
na sakripisyo at nagdagdag nilingkod, no? Sabi ko nga, Ma'am Ces, di ba, yung findings natin, mga katekista, bago yung isang ritual, nadun na sila. Habang nagri-ritual, nadun sila. Matapos yung ritual, nadun pa rin sila. Kasi sila pa rin yung magliligpit ng lahat-lahat na nakahanda. What a fascinating a disposition on being faith-driven servants. Mga katekistang lingkod. Salamat, Germ. Salamat, German. Salamat po, Doc Bell. Salamat po, Sir Kuya Charles, sa pagbabahagi. And of course, salamat po, Bishop Pobet. Pero hindi po tayo aalis nang hindi po may regalo. May piyesang regalo tayo, Ma'am Ces, right? Yes po. Ito isa sa mga aabangan din natin sa araw na ito. Meron tayong mga piyestang regalo. At ito ngayon ay pa-facilitate sa atin ni Miss Ruth at ni Keith sa pamamagitan ng isang ruleta na taratalagin tayo nasa piyesta. Ruleta ang regalo ng pananampalataya. So, Miss Ruth, Miss Keith. Opo, turn over. Bye-bye for now. Bye-bye for now. Bye-bye po. Opo. Ruleta na po tayo ng pista ng regalo. Good morning po sa inyong lahat. Ako po maganda, si Miss Ruth. Maganda umaga po. Ako naman po si Keith. Yes, kami pong dalawa ni Kuya Kit ang naatasang magbigay ng saya at surpresa sa inyong lahat. Ito po ang piyestang regalo ng pananampalataya. The NCS team will be giving away 40 books. Yes, 10 libro po na magbibigay sa atin ng saya. The Catechetical Modules, Catecismo kay San Jose, mga tulang pananaliksik, and the New Directory for Catechesis. Kuya Kit! Okay, tama po, Ma'am Ruth. Okay, reminder lang po, ang mga nag-register po sa event natin ito ang kasama sa raffle. So kung hindi pa po kayo nakakapag-register, humabol na po at mag-register kayo. Okay? Kung kayo po ay nanonood, no, at gusto niyo mag-post tungkol sa ating piyesta ng pananampalataya, maaari niyo pong gamitin ang hashtag piyesta ng pananampalataya. Ayan. Okay. So, ito po, no? Meron tayong 40 books na ipamimigay. So, meron tayong 5 books na ipapamigay natin, no, sa bawat pagkatapos ng session. Ayan. So, ito po ang schedule ng ating piyesta ng regalo ng pananampalataya. Ayan. So, tapos na po yung SFC session, no? So, ngayon pong session na to, may mimigay tayo ng 5 catechetical modules. Ayan. So, ito po ang mga sumusunod na schedule natin para sa piyestang regalo ngayong araw. Ayan po. Yes, Kuya Kit, salamat. Simulan na natin ang pag-draw sa ating unang maswerteng mananalo. Okay, ayan. Tawagin na natin ang ruleta ng regalo ng pananampalataya. RRP. Ayan, hintayin lang natin. Okay. Exciting ito, Kuya Kit. Very exciting. Oo nga po. Tsaka ang saya-saya. Nakapag-register ka ba, Kuya Kit? Hindi nga po. Okay. Sige, tawagin na natin ang ating unang winner. Sige po, ispin na natin ang RRP. Ayan. Ikot na ba siya? Ayan, okay. Umiikot na. Naku! Exciting po. Ang dami-daming pangalan po, oh. So don't forget po to register, yung mga ayan, hindi pa po nakapag-register. Ang ating first winner po, si Lorena B. Herminio. Congratulations! Congratulations! Ayan! So 4 pa po ang ating ihintayin. Sige, congratulations second po. Second po natin. Yan na. Naku! Kuya Kit, banggitin ko lang ang second mga mananalo po ay i-send po natin ang ating winner ang ating libro as soon as available po ito. As soon as available. Ayan, ang second winner po natin si Eddie M. Reyes Jr. Ayan, palakpakan naman po kung nanonood po kayo ngayon. Ayan. Congratulations! Opo, Ma'am Ruth, tama. Pag available na po ang mga libro, dun po natin ipapadala, no? Yes. So ngayon meron pa lang ang meron na tayo ay ang Catechismo kay San Jose, no? At printing na rin po ang Catechetical Modules. Yes. Ayan. Po. Third, ang third winner natin third winner. Ay yan. Nakaka-excite po ha, kahit ano. Andito tayo sa mga kanya-kanyang bahay natin. Okay. Ayan, ang third winner natin ay
si Miss Florenia Aranding. Yan, congratulations! Ito ay ang third, no? So, dalawa na lang po, yes, para po sa session na ito. Ang mananalo ng catechetical modules. Later, ipapakita uli natin yung first five winners po. If ever po na hindi nabasa or nakita po ng ating mga winners. Opo, ipopost po natin ito sa, yes, ano, sa ating NCS page. Ayan, ang fourth winner po natin, si Teresa P. Bolbios. Ayan, congratulations. Congrats po. And then okay, our last winner. Last winner na po. Na, the drum roll ako para exciting. Panglima. Yes. Okay. Mm-hmm, panglima po. Isa pa lang, pero talagang enjoy na tayong lahat kung marinig natin ang ating mga katekista. Ayan. Oh, okay. Ma'am Ruth. Gina Nitario Makaskas. Congratulations, yeah, po. Congratulations po sa lahat. Ayan, palakpakan naman po tayo. Okay. Ayan, congratulations po sa lahat ng nanalo sa ating first session. Maghintay po, yes, po kayo. Marami pa tayo papamigay buong araw. Di ba, Ma'am Ruth? Yes. Kuya, okay, Kit, sa ating reminder. Ay, opo. Reminders lang po, no? Meron po tayong 2 to 3 minutes na break po after na itong session na to. So, hindi po kami mawawala. Mawala kami ng 2 to 3 minutes na. Pero, standby lang po kasi after nun, papasok po kami ulit agad para sa next session. Okay, okay po. Thank you. Congrats again. Salamat po.